In thy field I would wield sickles brave and true. In the fight for the right I would dare and do. Spend my days in thy praise all the journey through. Let me live close to thee each day. Be my glory ever.
soul shall find rest beyond the river. Not all is gold and silver can make a sinner whole. What shall it profit thee, O man, if thou shouldst lose thy soul? What shall it profit a man? What shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? The heaping up of riches to many seems like gold, but in the eager rush for wealth forgotten is the soul. What shall it profit a man? What shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? This solemn question answered is worldly gain thy goal? Can fleeting riches be compared to an immortal soul? What shall it profit a man? What shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? Though the way we journey may be often drear, we shall see the King someday. On the blessed morning, clouds will disappear. We shall see the King someday. We shall see the King someday. We will shout and sing someday. Gathered round the throne when he shall call his own. We shall see the King someday. After pain and anguish, after toil and care, we shall see the King someday. Through the endless ages, joy and blessing share, we shall see the King someday. We shall see the King someday. We will shout and sing someday. Gathered round the throne when he shall call his own, we shall see the King someday. After foes are conquered, after battles won, we shall see the King someday. After strife is over, after set of sun, we shall see the King someday. We shall see the King someday. We will shout and sing someday. Gathered round the throne when he shall call his own, we shall see the King someday. There with all the loved ones who have gone before, we shall see the King someday. Sorrow pass forever on that peaceful shore, we shall see the King someday. We shall see the King someday. We will shout and sing someday. Gathered round the throne when he shall call his own, we shall see the King someday. Magandang gabi muli, mga kapatid. So tayo po ay araw po ng Miyerkules, Wednesday. So ito po yung ating schedule po sa ating pangangaral sa Facebook. So Monday, Wednesday, Friday, yun po ang ating regular schedule po.
So magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid, sa ating mga kapatiran sa lugar ng mga Tagalog at National Capital Region, sa ating mga kakapsat na ibang Arabi, katakay amin kakapsat, sa ating mga kaisoonan, maayong gabi sa inyong tanan, maigsoon, sa ating mga katugangan dyan sa may Bicol Region, Diyos Marhena Banggi sa Indugabos, sa mga taga-Pangasinan, Masanto sa Labi, at sa kayo namin. At dito po sa lugar namin, ang lugar ng mga Mekeni kanya. Ay, pabing, kaya ko nga. Kung kayo po yung taga-Indonesia, Malaysia, salamat, malam. So, ating pong pag-aaralan po sa gabing ito ay isang kabanata sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Yun po yung 14 na kabanata. Ito pong kabanatang ito ay marami ang nagkakamali sa kanilang pagkaunawa. At ginagamit nilang kadahilanan para sabihin na sa mga bagay na mayroong pagkakaiba ng pagkaunawa, huwag na tayo magkaroon kanya ng pagtatalo. Kundi unawain na lang natin ang isa't isa ayon sa sinasabi ni Apostle Pablo dito po sa 14 na kabanata ng aklat sa mga taga-Roma. Ito po ay tinatawag na unity in diversity. In other words, kahit na meron tayong pagkakaiba sa doktrina, ay hindi dapat nating pag-awayan o hindi natin dapat pag-usapan. Kundi tangkapin na lamang natin ang isa't isa ayon sa sinasabi ni Apostle Pablo sa 14 na kabanata ng kanyang aklat sa mga taga-Roma. So ito po ba kaya ang tinuturo ni Apostle Pablo sa kabanatang ito? Yan po ang ating gustong pansinin at bigyan ng masusing pag-aaral. Dahil nung umusbang po ang sa Amerika, ang tungkol po sa tinatag na marriage, divorce, and remarriage, na isang pangunahing sikat na maangaral ang nagtuturo ng maling aral sa doktrinang ito, ay tinanggap pa rin nila itong taong ito, bagamat sila siya ay nagtuturo ng maling aral, dahil nga po sinasabi nila na ito'y kaakibat at kasama sa Romans 14. Ako po hindi sumasangayon doon. Kaya ito'y pag-aaralan po natin. Kapag ka po bang isang bagay na pagkakaiba na hinggil sa doktrina, ay maaari ba nating gamitin ng Romans 14? Yan po ang ating gustong pag-aralan. Kasi maraming mga kapatid, sa pag nagtuturo sila ng mali, gusto nilang tangkapin na lang natin sila dahil nga daw sa Romans 14. Kaya mahalaga pag-aralan po ito. Tingnan natin kung ano talagang tinuturo ni Apostle Pablo dito po sa bahaging ito ng kanyang sulat sa mga taga-Roma. So, umpisahan po natin, mga kapatid. Pansinin natin ang konteksto nito. Ang siyudad po ng Rome, ito po yung pangunahing lungsod sa buong Roman Empire. Kumbaga sa ating bansa, ito ay katumbas ng Manila, Metro Manila. Pagkaya tayo nagsuri ng mga tao na nakatira sa Metro Manila, halos lahat ng mga tao sa buong Pilipinas ay doon. Meron tayong makikitang mga Cebuano, mga Ilonggo, mga Tagalog, mga Kapampangan, mga Ilocano, mga tao sa Mindanao. Iba-iba klaseng mga Pilipino ang doon. Sapagkat ito ang sentro ng ating bansa, ang sentro ng kalakaran, at ang sentro ng politika ng ating bansa. So natural lamang na yung iba't ibang klaseng mga Pilipino ay nandoon. Ganun din po sa Rome. Ang lungsod po ng Rome at actually ang buong Roman Empire, ito yung binubuo ng iba't ibang mga nasyonalidad. Iba-iba. Ang mga Romano ang nagpapatrobo sa kaharian na ito, pero iba-ibang klase ng mga tao ang nandoon. Ang Iglesia sa Roma ay gayon din. Ito'y binubuo ng iba't ibang klase mga nasyonalidad. Kaya ang Iglesia po sa Roma ay binubuo ng mga Udyo na naging mga Kristiyano at yung iba't ibang Entil na naging Kristiyano rin. So yung ang Iglesia po sa Roma ay binubuo ng halong-halong klase ng mga kapatid na iba-ibang pinaggalingan kung ang pinag-uusapan ay sa kultura at sa paniniwala. So in other words, ang pagkakaroon po ng pagkakaiba sa pananaw ng ilang mga bagay ay dahil sa kanikanyang kultura. So ito po yung social religious differences dahil doon sa ganung bagay.
Yun po ang konteksto na makikita natin sa Roma, mga kapatid. Ngayon, so nagkaroon po ng mga pagkakaiba sa pananaw dahil nga po sa pinanggalingan nila ay iba-ibang klaseng kultura at ibang-ibang klaseng paniniwala. Kaya pagdating nila sa pagiging Kristiyano, meron sa kailang kaisipan na nananatili at yung nagdudulot ng matinding opinyon sa kailang kaisipan. Kaya kung titignan po yan sa Tagalog, ngunit ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo. Hindi pa mag-away tungkol sa mga kuro-kuro. Ito ay binubuo ang tinatawag nating mga kuro-kuro o opinyon na dulot nga po ng kaisipan na may kaugnayan sa mga bagay na kailang pinanggalingan. Pamaya po, bibigyan natin ng mahalagang pagpapansin niya. Sa iba't ibang salin po ng talatang ito, halimbawa po sa ASV, American Standard Version, but him that is weak in faith, receive ye, yet not for decision of scruples, or isang salita sa opinion. Dito sa New King James Version, receive one who is weak in the faith, but not to dispute over doubtful things. So, yung mga bagay na may pagdududa kanya. Sa King James Version, him that is weak in the faith, receive ye, but not to doubtful disputations. Sa NASB, now accept the one who is weak in faith, but not for the purpose of passing judgment on his opinions. Accept the one whose faith is weak without quarreling over disputable matters. NIV. Welcome those who are weak in faith, but not for the purpose of quarreling over opinions. Yun po sa New Revised Standard Version. Sa English Standard Version, as for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. So ito makikita pa lang natin sa pambugad ng ating tinitingnan. Ito yung mga bagay na hindi ipinahahayag sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kundi ito yung mga opinion kanya. Ito yung mga opinion na may kaugnayan sa paniniwala. Yun po makikita natin dito. So ano yung tinuturo ng Romans 14? Ang mga pagkakaiba po rito ay na sinasabi ni Apostle Paul, yung po yung mga bagay na sa pananampalataya, o ito'y pinahayag ng Espiritu Santo, o mga bagay na walang halaga sa Diyos, o matters of indifference with God. Mga bagay na walang kaugnayan sa ating kaligtasan kung ito'y tinitingnan sa tamang pagtingin. So, ano bang pagkakaiba rito? What are the differences in Romans 14? The differences are things if one will do or one will not do, will still be acceptable to God. So ito yung mga pagkakaiba na kung gagawin mo o hindi mo gagawin, depende sa iyong paniniwala, ay tatanggapin ka pa rin ng Diyos. In other words, di ka nagkakasala. Sabihin, kung gagawin mo, hindi ka nagkakasala. Kung yan ang iyong paniniwala. Kung hindi mo gagawin, hindi ka rin magkakasal. Kung yan ang iyong paniniwala. Kung tayo tumingin po ng eksaktong mga talata. Dito sa Romans chapter 14, dito sa verse 2, halimbawa, sayin natin, para sa ating kabatiran, at bigyan po natin ng malinaw na pagkaunawa. Basahin natin. May tao na niniwala na makakakain ng lahat ng mga bagay. Ngunit ang mahina ay kumakain ng mga gulay kanya. So ito yung may pagkakaiba sa pagtingin. Kung makikita natin, ito'y tungkol po sa pagkain. Ano po? Pagkain. Pansinin natin, yung mga Hudyo, yung mga na-Hudyo naging mga Kristiyano, sila po ay merong nakasanayang pagkain na kanya na nakagisnan sa ilalim ng kautsan ni Moises. Kung titignan natin sa aklat ng Leviticus, may mga tinatawag na malinis at maraming mga hayop. At meron ding paraan ng paglilinis ng laman ng mga hayop. Sabi, meron spesifikong tamang paglilinis ng mga laman ng hayop. Kanya. So, ibang mga Hudyo na naging mga Kristiyano, meron pa rin silang pag-uugali na ginagawa na kailangan nakasanayan sa ilalim ng kusa ni Moises.
Meron naman po mga Hudyong Kristiyano na mature sa pananampalataya, nakakainin na namang pinagbibili sa pamilya. Yun ang sa pagitan ng mga Hudyo. So may mga Hudyong mga Kristiyano na mahina pa sa pananampalataya at hindi nila maiwanan ng mga bagay na nakasanayan nila sa ilalong kausan ni Moises. So sila ang naghahanda ng kailang sarili niya pagkain o kung sila nagdududa sa mga kaning pinagbibili sa pamilya, kumakain lang sila ng gula. So, isabi sa kanila para kung kakain sila ng mga pagkain na hindi malinis ayon sa kailang kautusan, eh sila magkakasana. Dahil yun ang kailang kasanayan. Pero yung mga matyo na sa pananampalataya ng mga Diyo, wala na sa kaisipan nila yun. Kakain nila kung anong gusto silang kainin, pinagbibili sa pamilya. Siguro hindi sa mga Gentiles. Tandaan natin na mga hintir, sila ay nanggaling sa pagsaba sa mga Diyos-Diyosa. So may mga hintin na mahina pa sa pananampalataya na sa kailang kaisipan, anumang bagay na may kaugnayan sa pag-aahin sa mga Diyos-Diyos ay kasalanan. So kung halimbawa, kapag ka mayroong excess, kasi yung mga iniaahin na mga hayop sa templo ng mga Diyos-Diyos, yun ay kinakain. Pero pa kumisan, nagsosobra. So yung sobra, pinagbibili sa pamilihan. So, yung mga manghentil na mahina pa ang kanilang pananampalataya na sa kanilang kaisipan, yun ay iniyahin pa rin sa Diyos-Diyosan. So, yung parang ay marami at makasalanan kayo. So, hindi na kinakain nyo. Pero may mga mature na manghentil na mga Kristiyano na kakainin nila namang pinagbibili sa pamilihan. Dahil sa paniniwala, pagkain lang yan, kanya. Walang kaugnayan sa ating pananampalataya. So, yun ang konteksto ng pagkakaiba rito. Ngayon, kung babalik tayo sa talata, na binasa natin para sa ating patuloy na pag-aaral, yung kakain kanya, huwag hamakin ng kumakain ng hindi kumakain. Bisa, huwag mong hatulan kanya. Kung kumakain ka ng mga bagay na pinagbibili sa pamilihan, huwag mong hatulan kanya yung hindi kumakain ng mga bagay na pinagbili sa pamilihan. Ngunit ang mahina ay kumakain ng mga gulay. Pabayaan mo siyang kakain lang siya ng gulay kanya. Sino ba kang umahatol sa alipin ng iba? So, bawal hatulan ang kapatid sa mga pagkakaibang ito. Yung tinanong natin yan, ha? Itong pagkakaibang ito, bawal mga hatulan ang isang kapatid sa ginagawa niya. Kung halimbawa, yung kumakain ng gulay dahil sa kanyang paniniwala na hindi ko pinagkakatiwalaan yung pinagbibili sa pamilihan, ubayan mo siya kung yan ang kanyang gustong kainin. Ngayon, kung kumakain ka naman, o yung kumakain ng gulay, huwag na mga hatulan kanyang kumakain ng mga bagay na pinagbili sa pamilihan. Sino kang umahatol sa alipin ng iba? Sa kanyang Panginoon, sa itatayo o mabubuwal? Subalit siya patatayuin sapagkat nagagawa ng Panginoon na siya'y tumayo. So yun ang isang makita nating pagkakaiba sa larangan ng pagkain. Kaya sa larangan naman ng pagpapahalaga ng mga bagay at mga araw, pasirin natin. Yung mga Hudyo, sa ilalang kausan ni Moises, nakasanayan nila na magpahinga sa ikapitong araw. Nakasanayan nila yun. So may mga Hudyo naging Kristiyano na ginagawa pa rin nila yun. Sila nagpapahinga, binibigyan nila ang halaga ikapitong araw. Sila nagpapahinga roon. And sabi rito ni Natalata, may tanang papahalaga sa isang araw na higit kaysa sa iba. Ngunit may iba na mga nagpapahalaga sa bawat araw. Pare-pareho lang ang pagtingin sa mga araw kanya. Ayaw mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling pag-iisip. So itong mga bagay na ito ay hindi galing sa pananampalataya. Ito ay galing sa iyong sariling kaisipan. Kung ano ang iyong pinaniniwalaan sa mga bagay na ito kanya. Kung ikaw ay lubusan iyon ang iyong paniniwala kanya. Let everyone be fully persuaded in his own mind kanya. Kung iyan ang iyong pinaniniwalaan kanya, pinahalagaan mo isang araw na higit sa ibang araw, okay lang yan. Kung yun ang yung pinaniniwalaan kanya. Patuloy po natin. Tignan ninyo. Ang nagpapahalaga sa araw ay nagpapahalaga nito sa Panginoon. At ang kumakain ay kumakain para sa Panginoon. Sapagkat siya nagpapasalamat sa Diyos. Ang hindi kumakain para sa Panginoon ay hindi kumakain at nagpapasalamat sa Diyos kanya. Walang sino man sa atin na nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino man namamatay sa kanyang sarili. Kanya.
So dito sa mga bagay na ito, sa kahit ano pang iyong gagawin o paniniwalaan sa mga bagay sinabi ng Apostle Paul, kaya kumakain ka ng mga pagkain pinagbibili sa pamilihan o kumakain ka ng mga sobrang-sobrang inihain sa mga Diyos-Diyos na nasa pamilihan, o hindi ka kumakain ng mga bagay niya, tatanggapin ka ng Panginoon. Hindi ka nagkakasala. Kung ngayon kaisipan, hindi mo pwedeng kainin yung anumang pinagbibili sa pamilihan, tatanggapin ka ng Panginoon. Kung sa iyong kaisipan, ikaw ay lubusang naniniwala na pwede mong kainin yung pinagbibili sa pamilihan, tatanggapin ka ng Panginoon. So itingnan po ninyo, anumang bagay na gawin mo sa mga pagkakaibang ito, itatanggapin ka ng Panginoon. Yun ang sinasabi ng Apostle Paul. So, okay, kung ang paniniwala mo, hindi ka pwedeng guli lang kakainin mo, hindi ka lang kasala sa Diyos. Tatanggapin ka ng Diyos. Kung sa paniniwala mo naman, pwede mong kainin yung mga pagkain sobra-sobra niya sa Diyos-Diyosan, basta wala ka doon sa templo at pinagbibili sa pamilihan, tatanggapin ka ng Panginoon. Hindi ka nagkasala kayo. Kung yun ang napaning paniniwala sa mga bagay na yan. So, ang batayan dito ay hindi salita ng Diyos, kundi sariling kaisipan sa mga bagay na ito niya. So, dito natin nakikita, these are matters of indifference with God. Ito yung mga bagay na hindi sa pananampalatayang ipinayag sa salita ng Diyos. Ito yung mga bagay na hindi mahalaga sa Diyos. So, wala siyang pakialam kung anong gagawin sa mga bagay na ito. Hindi ito mahalaga. Walang kaunaan siya, yung kaligtasan kanya. Kaya kung gano'n, ang mga bagay na ito na sinasabi, hindi mo pwedeng atulan ang iyong kapatid sa mga bagay na ito kanya. Dahil hindi naman siya nagkakasala kung anong gagawin niya. Depende sa kanyang paniniwala. Na bakit ito siya ahatulan? Ahatulan natin ang ating kapatid kung siya nagkakasala at lumalabag sa kausa ng Diyos. Kaya sabi nito, hindi natin pwedeng atulan ng isa't isa kanya. Lumundag tayo sa verse 10. At ikaw, bakit mo inahatulan ang iyong kapatid? O ikaw naman, bakit inahamak mo yung kapatid? Sapagkat tayong lahat, yung tatawin siya na paano kuma ng Diyos kanya. Hindi mo pwedeng atulan ng iyong kapatid sa mga bagay na ito. Ngayon, sabi sa 14, sa verse 11, sapagkat nasusulat kung paano buhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay nunuhod sa akin, at ang bawat dila ay magpupuli sa akin. Kaya't ang bawat sa atin ay magbibigay sulat sa Diyos sa kanyang sarili kanya. Huwag ka na tayo magmatol sa isa't isa, kundi pasya na huwag maglagay ng batong katitisuran o ng balak sa daan ng kanyang kapatid. So, hindi ito yung mga bagay na hindi mo pwedeng atulan ng iyong kapatid. Ano bang isipin bato ng katitisuran? Kung halimbawa, ang kapatid ay naniniwala sa gulay na kakainin kayo sapagkat baka naman yung mga pinagbibili sa pamilihan na karne ay galing sa Diyos-Diyosan. Hindi ko makakain yan kanya. Huwag mo siyang persahin na kumain ng mga yung mga bagay na sa kanyang kalooban na hindi niya pwedeng kainin. Dahil pag kumain siya ng labag sa kanyang kalooban, malalaman din natin siya yung nagkasala. Siya andun yung ibig sabihin ng tisod. Hindi lang nasaktan, hindi lang yun. Pag gumagawa siya ng bagay na pinwersa mo siya na labag sa kanyang kalooban kanya, siya nagkasala sa Diyos. Dito po sa malapit na matapos itong kabanatang ito, yun ang sinasabi sa atin. Sa verse 23, ngunit kung ang nag-aalinlangan ay nahatulang kung kumakain sapagkat hindi batay sa pananampalataya at ang anumang hindi batay sa pananampalataya sa kasalanan. Ang pananampalataya pinag-uusapan nito ay yung sarili mong pananampalataya. Hindi yung pananampalataya nanggagaling sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung ginawa mo isang bagay na labag doon sa iyong sariling paniniwala sa isang bagay, na yung mga bagay na walang kaugnayan sa kaligtasan, pinag-uusapan, nagkasala ka sa Diyos. Ang mga bagay na pinag-uusapan rito ay malinis sa kanilang sarili. Hindi sila kasalanan. Hindi sila kasalanan. Dito po sa verse 14, tuloy natin. Nalalaman ko at naniniwala kong lubos sa Panginoon na walang anumang bagay na marami sa kanyang sarili. So, dito absolutely na tumutukoy sa lahat ng bagay. Ito'y tumutukoy lamang sa mga bagay na pinag-uusapan sa kabanatang ito. Sa mga pinag-uusapan sa kabanatang ito, sinasabi ni Apostle Paul, nalalaman ko at naniniwala kong lubos sa Panginoon Jesus na walang anumang bagay na marami sa kanyang sarili.
maliban doon sa nagpapalagay ng isang bagay marami sa kanya, ito'y marami kanya. Ibig sabihin, itong mga bagay na ito na pinag-uusapan dito ay walang, hindi marami sa kanilang sarili. Pero kung minsan, katulad po ng mga Gentiles na may konsyensya pa sa mga Diyos, marami sa kanya yung mga pagkain na pinagbibili sa pamilya. So yun ang sinasabi dito. Actually, sa katotohanan, yung malinis sa paningin ng Diyos. Pero kung pagtingin niya, hindi malinis, marami, itinatanggap siya ng Diyos. So ito yung mga bagay na hindi kasalanan sa kailang sarili kanya. Kaya nga, kahit gawin mo, hindi mo gawin, depende sa yung pagtingin sa mga bagay na ito, hindi ka nagkakasala sa Panginoon, tatanggapin ka ng Panginoon. Kanya. So ito may mga bagay na hindi mali, marami sa kailang sarili. Ngayon, kung dahil sa pagkain ay nasasaktan ng kalooban ng iyong kapatid, hindi ka na lumalakad ayon sa pag-ibig. Huwag mo ipahamak dahil sa iyong pagkain ng mga taong nalang-alang sa kanila na matay si Kristo kanya. So huwag mong ipilit kanya. Huwag mong ipilit. Huwag mong ipilit sa isang kapatid kung ganun ang kanyang pananaw. Kung yung pagkain na pinag-uusapan na hindi niya kayang kainin sa kanyang kaisipan, ito'y marumi. Huwag mong ipilit sa kanya at masaktan ng kanyang kalooban kanya. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Huwag nating sirain sa pamamagitan yung pagkain ang isang tao na kung saan namatay ang ating Panginoon. Ganyan. So, hindi ka naman namatay para sa kapatid na yun. Ganyan. So, huwag mong gawin sa yung pamamagitan ng yung pagkain sa isip mo ay malinis. Sa isip niya, hindi. Kanya, huwag mo siyang sirain. Ganyan. Mabayaan mo siyang kuhain niyang kumain. Yun ang sinasabi. Yung sa verse 20, ganun din pong kaisipan, huwag mo masakin ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay ng lahat ng mga bagay malilinis, gayon man ay masama para sa iyo na sa pamagitan ng kung kinakain ay matisod ang iba niya. Siya yung pagkain malinis, sabi na ng Panginoon, pwedeng kainin niya, maliban lang sa dugo. Pero kahit ano, pwede mong kainin, ganyan. E pwede, ibig sabihin kung isang kapatid, hindi niya kain kainin niyo dahil sa kanyang paniniwala, na halimbawa, ito'y may kaugnayan sa Diyos at di kayo kainin, huwag mong ipilit kanya. Huwag mong sirain ng gawain ng Diyos dahil lamang kanya sa pagkain kanya. At sa ihina dahil sa iyong pagpipilit na pakainin siya. Mabuti hindi kumain ng karne ni uminom ng alak, ni gumawa ng anuman na ikatitisod ng iyong kapatid. Ang paniniwala na sa iyo ay tagalayin mo sa iyong sarili sa harapan ng Diyos. Papalad ang hindi umahatol sa kanyang sarili dahil sa bagay na kanyang sinasangayunan. Kaya tandaan natin, ito yung mga bagay na may kaugnayan sa mga bagay di mahalaga sa Diyos. Kung sinasangayon ng isang kapatid na pwede niyang pahalagaan ng isang araw para sa magpahinga, bahala siya. Pero huwag niya nga tulad yung kapatid na sa kanya, yun, bakit pag magpapahinga, wala na yun sa ibangayon ng Panginoon. Yung sinaksanayan lang niya. Yung isa, wala siyang pakilang. Ay parang silang tatanggapin ng Diyos. So ito yung mga bagay na hindi mahalaga sa kaharian ng Diyos. Ito yung mga bagay na walang kaunayan sa kaharian ng Diyos. So ito yung walang kaunayan sa ating kaligtasan, in other words. Yun po sabi nito sa verse 16, masahin natin. Huwag niyong bayaan ang kabutihan sa sabing masama. Verse 17. Sapagkat ang kaharian ng Diyos hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matwid, kapayapaan, ang kagalakan sa Espiritu Santo. In other words, kahit ano pang kainin mo, kahit ano pang inumin mo, maliban lang nakakalasing. Ganyan. Okay, well, nakaunayan sa kaharian ng Diyos. Kundi sinasabi dito, ano mahalaga sa kaharian ng Diyos? Ang pagiging matwid, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang kapayapaan o peace o ikay merong pagkikipagkasundo sa Diyos. At, sabi rito, at ang mga at ang kagalakan sa Espiritu Santo dahil tayo niligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yun ang mahalaga kanya sa kaharian. Pero itong pagkain at Panginoon, walang kaugnayan sa kaharian ng Diyos kanya. At kung tayo po'y maniniwala ng mahalaga ang katuwiran, kapayapaan, kagalakan, sapagkat ang naglilingkod ng ganito kay Kristo ay kanugod sa Diyos at tinatanggap kanya ng mga tao.
So itong mga bagay na pinag-uusapan ito, walang kaugnayan sa kaharian ng Diyos. Ito yung mga bagay na nagagaling hindi sa Diyos, kundi sa kaisipan ng tao. Sa kanyang kasalukuyang pagkaunawa at paniniwala sa mga bagay na pinag-uusapan sa kabanatang ito. Bagay na magpagkain o bagay ng pagpapahalaga sa mga araw na nagbigay ng spesipikong halimbawa si Apostle Paul. Ngayon, sa doon sa ikalima, bumalik po tayo sa ikalimang kabanata o talata. May tao nagpapahalaga sa isang araw na higit kaysa iba, ngunit may iba naman naman nagpapahalaga sa bawat araw. Ayaw mapanatag ang bawat isa sa kanyang sariling pag-iisip. Ito ba ay ganito rin sa ating pananampalataya? Ang ating bang pananampalataya ay nakasalalay sa ating sariling pag-iisip? Hindi. Ang pananampalataya, yung the faith, ay nagagaling sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. So yung objective faith na nagliligtas sa atin ay nagagaling sa salita ng ating Panginoon. Ang mga bagay na pinag-uusapan ito ay nanggagaling lamang sa iyo sa kanyang kaisipan. So, ang mga bagay na ito ay mga matinding opinion ng ilang mga kapatid na dulot dahil sa kailang pagkakaiba, sa kailang reliyon at kultura na pinanggalingan. Kaya nga po, yung mga Gentiles, sila ay nanggaling sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. Ang mga Hudyo, pagkagaling po nila sa pagkalipin sa Babylon, hindi na sila sumamba ng Diyos-Diyosa. Natuto sila. Dahil ang dahilan bakit sila naging alipin sa lupain ng Babylon ay dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosa. Sa pagbalik nila sa lupain ng Canaan, hindi na sila sumamba sa mga Diyos-Diyosa. So sa kailang Diyos-Diyosa na iwalang anuman, walang kwenta sa kanilang Diyos-Diyosa yung mga Hudyo na naging mga Kristiyano. So dahil ang mga Diyos-Diyosa na iwalang alaga sa kanila, yung sobrang-sobrang pagkain na pinagbibili sa family, ang kakainin nila dahil ala naman silang pakilam sa pagsamba sa Diyos-Diyosa. Katulad ng isang Kristiyano na ipinanganak sa mga magulang na Kristiyano. Ala silang experience sa pagsamba ng mga ribulto. So pag nakakita siya ng rebulto sa isang tahanan, wala lang sa kanila yon. Walang kahulugan sa kanila yon. Rebulto lang yung kanya. Pero isang katunay ko na naging Kristiyano, pag nakakita siya ng gano'n, hindi niya gusto yon. Sa kanya, yung rebulto ng yan ay dapat alisin. Sapagkat kasalanan niya. Bakit? Nanggaling siya sa pagsama ng mga bagay na yon. So magkaiba sila ng panahin. Ganon din ang pinag-uusapan rito sa pagkakaiba. Ito yung dulot ng kailang pagkakaiba sa pinanggalingan. At babalik tayo sa matter of food na pinag-uusapan. Yung mga Hudyo, mayroon silang tinatanong Kaiser food. Specifico ang pagkain nila. O yun lamang sinasabi ng kautusan ng Moses, yan lang kakainin nila. Nung kami po ay noong 2017, ako si Brother Rachi, si Brother Jerry Moral, pumunta kami sa Davao City. Tagal na pala yun. So, 6 years ago, nang uli namin pagpunta roon. Ay, hindi, 2020. Bago pandemic pa, nagbalik kami. Nung pauwi na kami, pumunta kami sa pinsan ni Brother Jerry Moral na driver ng isang Hudyo. So, kami pumunta doon sa bahay ng Hudyo. Nakita namin ang pagkain niya na iba. Na hindi kinakain ng mga Hudyo ang mga bagay na kinakain natin. For instance, hindi siya kumakain ng baboy. So yung pagkain nila iba. Parang approved na kainin ng isang Hudyo. Dahil yun ang kautusan na sa kanila. Yung kainang uri ng kailang pagkain. So sa kautusan ni Moses, mayroong malinis at maraming mga hayop. At mayroong paraan ng paglilinis ng laman ng hayop. Very, very meticulous sila sa mga bagay na yun. So kung isang Hudyong Kristiyano ay hindi pa masyado matagal sa pananampalataya o mahina pa siya sa pananampalataya, yun pa rin ang kaya niyang kainin. Hindi pa siya handang kumain ng ibang pagkain kaysa sa nakasanayan niya. Ngayon, meron namang mga mature na mga Hudyong Kristiyano na alam nila na yung pagkain, pagkain lang. So, pwede nila kain kahit ano. Maniba lang yung dugo dahil din ang pagkain niya sa Diyos. Pero yun ang makikita na sa pagitan ng mga Hudyo. Sa pagitan ng mga Gentiles, ganun din. Yung mga may mga Gentiles, nandun pa rin yung kailang
konsyensya sa mga idols. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa mga idols ay kasalanan. Mali. May mga Gentiles naman na mature na sa pananampalataya, hindi kanya. Pagkain lang yan. Wala lamang kwenteng idols na yan. Kanya. So tingnan niyo mga iba iba klaseng cross differences ng mga kapatid doon sa Rome. Ganoon din po sa pagtingin ng mga Arab. May mga Jewish Christian na nagpapahinga pa rin marahil sa Sabbath. Marahil, hindi man nila pinaniniwala, kailangan nilang gawin yun, pero naksanahan nila. Hindi pa sila handa na alisin sa kanilang sarili yung naksanahan nila. May mga Udyo naman na marahil, matagal na sa pananampalataya. Ay, kanya, oh. Hindi na naman utos sa atin yan eh. Kahit magtrabaho pa tayo sa kapitong araw, hindi na tayo ng kasa. So, makikita yung pagkakaiba. So, yung Udyo nagpapahinga pa rin, nagpapahinga para sa Diyos, tatanggapin siya ng Diyos. Yung isa ng Udyo na hindi na kailangan pahinga, tatanggapin pa rin siya ng Diyos kanya. So, hindi sila nagkakasal sa mga bagay nito. So, ito yung mga bagay na ating inilalarawan, ito yung mga bagay na hindi mahalaga sa Diyos. Hindi sila kasalanan. Hindi sila marimis sa kailang sarili. Meaning, whatever you think about these things will not be important with God. Hindi mahalaga sa Diyos. You do whatever you believe on these things and God will accept. Yun yung sinasabi ng Apostle Paul sa mga bagay na ito. So, tignan ninyo. Balik tayo sa verse 5. One person esteems one day above another, another esteems every day alike. Let each be fully convinced in his own mind. He observes the day, observe it to the Lord. And he who doesn't observe the day, to the Lord he doesn't observe it. He who eats to the Lord, for he gives God thanks. And he who doesn't eat to the Lord, he doesn't eat and gives God thanks. Kung hindi siya nahatulan ng Diyos, hindi mo na siya pwedeng atulan. Kaya sa mga bagay na ito, tayo maging mapagpasensya sa isa't isa. At huwag nating atulan sa isa't isa sa mga bagay na hindi naman pinagutos ng Panginoon. In other words, hindi mahalaga sa ating pananampalataya. Ito yung mga bagay na dulot lamang ng sariling kaisipan sa mga bagay na ito. So these are matters of indifference with God. Hindi ito mahalaga, hindi sila mahalaga sa Diyos. Hindi ka nagkakasala naman ang gawin mo sa mga bagay na pinag-uusapan ito. So these are matters which are important with God. Kaya hindi na kailangan magkatulan sa isa't isa dahil hindi tayo nakatulan ng Diyos sa mga bagay nito, sabi ni Pablo, bakit kayo magkatulan sa isa't isa? Yun ang makikita natin sinasabi ng sa kabanatan. Kaya nga, anong gagawin natin sa mga bagay nito? Sa verse 19, therefore let us pursue the things which make for peace and the things by which one may edify another. Do not destroy the work of God for the sake of food. All things indeed are pure, but it is evil for the man who eats with offense. It is good neither to eat meat nor drink wine, nor do anything by which your brother stumbles, or is offended, or is made weak. Sa akin palaga yung alak dito hindi nakakalasing. Do you have faith? Have it to yourself before God. Meron ka bang pananampalataya sa mga bagay nito, kanya? Ipalagay mo lang sa iyong sarili sa Diyos. Happy is he who doesn't condemn himself in what he approves. But he who doubts is condemned if he eats because he doesn't eat from faith. Whatever is not from faith is sin. Yung faith dito, yung conscience. Hindi yung pananampalataya nanggagaling sa salita ng Diyos. Kailangan natin unawain ng mga salita ayon sa kailang konteksto. Kaya ang umiral po nito ay ang kautusan ng pagmamahal. Dahil hindi naman nagkakasal ng mga kapatid sa anumang bagay na gawin nila sa mga bagay na pinag-uusapan sa kabanatang ito. Kaya tayo ay magkaroon ng pagmamahal at pagpapahinuhod sa isa't isa sa mga bagay na ito kanya. Para maging maliwanag, anong aplikasyon? Hindi natin pwedeng gamitin ang Romans 14 to resolve matters of doctrine. Dahil walang matters of doctrine sa Romans chapter 14. These are matters of indifference with God. Pag matters of doctrine, these are important with God. Ito yung mahalaga sa Diyos. Dahil ito yung mga bagay na nanggagaling sa pakikinig
at sa pakikinig sa salita ng Diyos, ito yung mga bagay na may kaugnayan sa aral ng ating Panginoon. For instance, marriage, divorce, and remarriage. Maraming mga kapatid naniniwala sa maling kaisipan tungkol sa bagay na ito. Halimbawa, sabi nila, pwede mong hiwalayin ng iyong asawa kahit anumang dahilan, pwede ka mag-asawa muli. That's false. Pagka may mga ganun sa kongregasyon, they will be withdrawn from fellowship dahil ang kakasalin sila. Ang dahilan lamang kung bakit pwedeng hiwalayin ng isang taong kanyang asawa kung nagkasala yung asawa niya ng pakikiapit. Binibigay siya ng kalayaan ng Diyos na hiwalayin siya at mag-asawa ng iba. Otherwise, kung iniwalayin mo lang siya sa namang kadahilan, nagkakasala ka sa Diyos. So, hindi natin pwedeng gamitin Romans 14. Hindi natin pwedeng gamitin Romans 14 in matters of church benevolence for non-saints. Na maliwalang sa Biblia na ang tinutulungan lamang ng iglesia ay mga kapatid na nangangailangan. Hindi kapatid na nangangailangan. So, yung may naniniwala na mga churches na pwedeng tulungan o maaaring tulungan ang isang hindi kapatid na nangangailangan, hindi natin sila pwedeng tanggapin. Bagkat hindi sila lumalakad ayon sa pananampalatayang pinayag ng Diyos. Limaw, entertainment in the church. Hindi rin pwede yan. There is no church entertainment. Wala tayong ganung mabibasa sa Biblia. Kaya yun ay parlor games, o yun ay drama something sa loob ng ginagawa bilang bahagi ng pagsamba na nakikita natin sa ibang mga church of Christ, yung mga libro na tinatawag. Ay, hindi pwede yan. Walang entertainment sa spiritual activities ng church. O instrumental music. Hindi natin pwede sabihin, oh, Romans 14 instrumental music. Kaya huwag natin atulan yung mga kapatid na gumagamit instrumental music. Bakit naman hindi? Samantalang ipinayag ng Diyos na tayo umawit. Ephesians 5:19, Colossians 3:16, maraming mga talata. O social activities by the church. Hindi rin pwede. There is no social activities in the church. Ang lahat ng activities sa church are spiritual. May kaunayan sa ating spiritual na pangangailangan. O infant baptism. O being sponsor sa infant baptism. Hindi pwede yan. In effect, infant baptism is sin. Hindi naman kailangan binyagan o baptismo ng isang bata na walang kasalanan. Hindi ka pwede sumaksi sa galang bagay na kasalanan sa harapan ng Diyos. At sabihin natin, Romans 14. Hindi po, hindi. Premillennialism. Na ating Panginoon magtatatag ng isang kaharian sa lupa, siya lang siya libang taon, that's false. Hindi natin pwede kami Romans 14 dyan. O sa church-sponsored human institution, katulad ng Philippine Bible College, etc. Hindi rin pwede yan. Wala rin sa pinaksulatan yan. O namang false doctrine. O false teachers. Hindi natin pwede tanggapin yan. These are resolved by what the Bible teaches. Sa mga bagay na may kaugnayan sa doktrina, ang paraan ng paghatol diyan ay kung anong tinuturo ng salita ng Diyos. Dito po sa 2 John 9:11 at ating babasahin. Ito po ang ating mababasa. It matters of doctrine at may nagturong ibang aral maliban sa aral ni Kristo, hindi natin sa pwede tanggapin. Kung mayroong isang kapatid ng tuto na maling aral, hindi natin sa pwedeng tanggapin pati ang aral niya. Bakit? Ito mababasa natin. Ano pala ito? Ikalawa lang tayo. Ito mababasa natin. At sino mga lumalampas, napakagandang salin, at hindi na nanatili sa ni Kristo ay hindi kinaroon ng Diyos. Ang nanatili sa aral ay kinaroon ng ama at ganyan din ang anak. Kung sa iyo dumating ang sino man, na di dalang aral na ito, huwag niyo siyang tanggapin sa inyong bahay at isang batiin. Sapagkat ang bumabati sa kanya, nakikibahagi sa kanyang masasamang gawa. So, pag nangaral na maling aral, hindi mo siya pwede tanggapin. Romans 14 tayo, kawa, hindi pwede yun. Lumalapas ka, di ka na natili sa aral ni Kristo, oh, hindi tayo pwede tanggapin. Wala tayong pakikisama, we have no fellowship sa mga bagay na hindi katotohanan. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 hanggang verse 18. Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? Yung salitang fellowship, salitang communion, just the same word. And what accord, the same word, with fellowship at communion as God with Belial?
Or what part is a believer with an unbeliever? And what agreement is the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, as God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. Therefore, come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Almighty. So we cannot fellowship these doctrinal errors. Pagka doctrinal error, doctrinal differences, they cannot be resolved by compromise. Di pwede yan. So ano yung Romans 14 sa modernong aplikasyon? Romans 14 are those things which are in the realm of opinions and not what God revealed. For instance, ito po ay true story. Meron tayong kapatid na galing po sa Worldwide Church of God. Yung kanyang mga magulang naging Kristiyano, pati siya naging Kristiyano, yung kanyang mga magulang, anda na silang kumain ng baboy. Pero siya hindi. Hindi ko nakasanayan kaya, hindi ko kayang kainin kanya. Nagkasala ba siya sa Diyos? Ahatulang ba natin siya? Hindi. Dahil pagkain lang yun. Kaya hanggang sa mamatay siya, hindi niya kayang kumain ng baboy, so what? Hindi siya, maliligtas pa rin siya. Tayo na kumakain ng baboy, maliligtas pa rin tayo. Bakit? Pagkain lang yan. Ay walang kaugnayan sa kari ng Diyos. Ngayon, yung halimbawa, makikita rin natin, yung pagsuot po ng dress sa pagsamba. Alam tayong mababasang ganun sa Banal na Salita. Ang mababasa natin yung prinsipyo ng pagdadami. Binigyan tayo ng prinsipyo ng Diyos sa ating pagdadami. Masaya natin. Likewise, also the women should adorn themselves in respectable apparel with modesty and self-control, not with braided hair or gold or pearls or costly attire. So ito is the English Standard Version. So American Standard Version, in like manner that women adorn themselves in modest apparel with shamefastness and sobriety, not with braided hair and gold or pearls or costly raiment. Sa King James Version, in like manner also the women adorn themselves in modest apparel with shamefacedness and sobriety, not with braided hair or gold or pearls or costly array. So yun ang prinsipyo sinabi sa atin ng Diyos. Ano yung klaseng suot natin? Ito ay maining pagdadamit, modest apparel. Ito'y damit na nagpapakita ng natural na kahihingan. Hindi mo nilalantad yung mga bagay na hindi mo dapat ilantad. Yun ang ibig sabihin ng shamefastness. Ang mga babae ay may natural na kahihingan. Sa kanilang katawan, tinatago nila yan. Meron pa silang kahihingan. Ganyan. And sobriety, ito'y mga bagay na pinag-isipan nating mabuti sa ating kaisipan. Hindi yung suot mo lang kung anong gusto mong isuot. Yun ang sinasabi ng prinsipyo ng Diyos. Mabuti ba yung dress? Okay. No problem with dress. Ako naniniwala yan ang magandang isuot sa pagsamba. Paano kung ang kapatid ay nagsuot ng isang disyenteng islak? Hindi naman mahalay. Nagkasala ba siya? Hindi. Dahil lang pa rin yan. Modest sa paral pa rin yan. Meron pa rin tinatago ang kanyang talakahihiyan. At ito'y kanyang pinag-isipan na narapat suot sa pagsamba. So, yung nagsusuot ba ng dress, tulad niya yung sumusuot ng slack o pantalon, oh, bakit ka nakas pantalon? Kasalanan niya. Hindi pwede yun. Yun, Romans 14. Yung prinsipyo ng pagdamit, that is matter of the faith. Yun talaga, sundin mo yun. Kung paano mo susundin yun, kung ang uri ng suot mo, it doesn't matter with God. Basta yung prinsipyo sinunod mo. Yun ay isang magandang aplikasyon. Pangatlo, yung pagkain ng balot. Ito'y controversy ng mga kapatid. May mga kapatid na naniniwala, di pwedeng kain ng balot dahil may kaugnayan kanila sa dugo. Dahil di napatuloy yung dugo ng balot. Ganyan. So kung ayaw nilang kumain ng balot, ay okay lang, hindi ko siya atulan. Kasi huwag niya rin atulan yung kumakain. Kasi makikita natin prinsipyo niya, yung pinagbabawal na may kaugnayan sa dugo ay mga hayop na gumagalaw. Although yung balot ay buhay na, technically hindi pa siya hayop.
pagkain yung itlog, itlog yon, hindi pa siya manok. Itlog pa rin yon. Ang pinag-uusapan yung manok. Yung manok, patulog mo yung dugo niya. Pero yung itlog, hindi pa manok yon. Ito sa Genesis chapter 9, tingnan natin. Ito pong sinasabi sa dugo, tingnan niya. Sa verse 3 ng chapter 9, bawat gumagalaw na nabubuhay, magiging pagkain ninyo. At kung paano ibinigay ko sa inyo ang mga luntiang halaman, ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng mga bagay. Ngunit huwag niyong kakainin ng laman na kasama ng pagbuhay nito, ito ay ang kanyang dugo. Yan ang sinasabi. Ano yan? Bawat gumagalaw kanya na eh. Na nabubuhay. So ito yung mga hayop na gumagalaw. Na pwede yung patuloy niyang dugo. Yun din, sinasabi na siya Leviticus. Hindi ko nagkakamali. Sa chapter 17, anong gagawin no? Patutuloy mo muna yung dugo niya na. O yung hayop, o yung ibon kanya, patuloy mo muna yung dugo sa lupa kanya. Yun ang sinasabi sa atin. So, yun ang may kaugnayan sa pagkain sa mga hayop. Itutulo mo muna kanya yung kanyang dugo kanya. Yun ang makikita natin. Basahin natin na po. Ito, ang dugo ay hindi dapat kainin kanya. Sino mang tao sa verse 10 ng 17 Leviticus, sino mang tao sa bahayan ni Israel o mga tag-ibang bayan na naninirang kasama nila na kumain ng anumang dugo, ay aking iaharap ang aking mukha laban sa taong yon na kumakain ng dugo at ititiwalag siya sa kanyang bayan. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng tambana upang ipagtubos sa kanyang mga kaaluluwa. Sapagkat ang dugo ay siyang tumutubos dahil sa buhay. Kaya taking sinasabi sa mga anak ni Israel, sino man sa inyo ay huwag kakain ng dugo na mga tag-ibang bayan na naninirang kasama ninyo ay magkakain ng dugo. Ang sino mang tao sa mga Israel o mga tag-ibang bayan na naninirang kasama ninyo na humuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay bubuhos niya ang dugo niyo at tatabunan sa lupa. So yung limitation ng dugo ay kung pwede mo siyang patuloy ng dugo. Question, tanong, pangutala, saludsyon, pregunta, utang, pwede mo patuloy ng dugo ang itlog? Hindi, so hindi siya kasama doon. Having said that, kung ang kaisipan ng kapatid, hindi ko kain kayo, huwag natin siyang pilitin. Kaya kumain ka ng balot, kung hindi ka kumain ng balot, tatanggapin ka ng Diyos. Wala nga tayong mababawas ng balot sa Bible. At hindi alam na mga udyo ang balot. Dahil ang balot ay kinakain lamang sa Thailand at sa Philippines. Yung dalawang bansa lang yun. Eh, wala, meron bang Thailander sa Old Testament? Meron bang Pilipinas? Wala. So, bakit natin lalagay yun sa ating pananampalataya? Ngayon, yung mga vegetarian ng mga kapatid, gusto ngayon yung veggie. Vegan, kanyang lang. Vegan. Kung natin siyang atulang, kung ayaw lang kumain ng karne. At yung mga vegan ng mga kapatid, kung tayong atulang na kumakain ng karne, walang kaunayan sa ating pananampalataya. Sa matter of politics, kung sino yung boboto ng kapatid, wala tayong pakialam doon. Walang kaunayan sa ating pananampalataya. Kasagutin mo yun sa Panginoon kung anong pinili mong iboboto mo. Pero hindi mo siya pwedeng atulan doon sa iboboto niya. Wala ang sinasabi ang Diyos tungkol sa mga bagay na yan. O kaya, observance ng birthday mo. Eh kung ayaw mag-observance ng birthday na siya, kapabayaan natin siya. Ang masama, kung celebrate ng birthday, celebrate church building. Yan ang walang sinasabi ang Biblia doon. So itong Romans 14, hindi natin pwedeng gamitin na paraan to settle doctrinal differences. Hindi natin pwedeng gamitin yan. Walang kaugnayan yan sa mga bagay ng doktrina ng ating Panginoon. Ito yung mga bagay na walang kaugnayan sa kaharian ng Diyos. Ito yung mga bagay na hindi kasinalan sa kanyang sarili. Kung gagawin mo, hindi mo gagawin, ayon sa iyong pananaw, tatanggapin ka ng Diyos. Ito yung mga bagay hindi natin pwedeng atulan ng isa't isa. Yan ang Romans 14. Iba yan sa 2 John 9. Iba yan sa 2 John 9. Magkaiba sila. They are completely opposite. Sa 2 John 9, hatulan mo siya. Hindi mo siya pwedeng tanggapin. Kung nagtuturo siya ng maling aral. So sana po natuto tayo dito. Dahil kung minsan, kinukompromise natin ang doktrina at sasabihin natin, Romans 14, brad. Romans 14. Hindi natin naintindihan ang Romans 14. Sinasabi natin yun. So, hindi po gano'n. Hindi walang kaugnayan ng Romans 14
sa mga bagay na may kaugnayan sa doktrina ng ating Panginoon. Kasi po, ang nangyayari, aminin natin yan, mayroon social, cultural, religious differences ang mga kapatid, depende sa kanilang pinanggalingan. Tingnan nyo. Kapag ka isang kapatid ang galing sa Katoliko, nasanay siya sa bariya-bariya pagbibigay. Pagdating niya sa iglesia, ganun din ang gagawin niya. Bariya-bariya pagbibigay. So, we have to be patient sa simula. Matututo rin siya. Mayroon na galing sa mga denomination na sanay magbigay ng napakaraming pagbibigay. Ganun din ang dadaling ng salwing. Umbiyan natin yan. Anyway, matututo rin sila pag sinunod natin sa prinsipyo ng Diyos. Matututo sila magbigay sa taong para. So anyway, sana po ito yung nakatulong sa inyo. At kung mayroon kayong mga tanong, ano, tayo po handa naman po sumagot tayo sa ating makakain. Sa Biyernes naman, ang ating tatalakayin ay kung kailan natin puputulin ng fellowship sa isang kapatid na nagtuturo o gumagawa ng maling araw. Kailan natin puputulin ng ating fellowship? Yan ang mahalagang tanong. Dahil nang nangyayari talaga yan throughout the history na nagkakaroon ng pagkakaiba in matters of doctrine. Anong gagawin natin? Kailan natin puputulin ng ating fellowship? Sabi nga, how long is patience? Ito yung po ating pag-aaralan sa Friday, the Lord willing, ano po, ulobin po ng Panginoon. Kasi siyempre, kailangan tayong, so ano yun, meron tayong dumi. Gracias siya ako eh. So yun po, makikita natin, salamat po sa inyong paikinig, pero meron po tayong awit na you may have your worldly pleasures, your silver and your gold. You may pile up all the riches that this old world can hold. But I'd rather have my Savior and with Him firmly stand. For I want to be ready to meet Him in the glory land. I want to be ready to meet Him by and by. I want to be ready to meet Him in the sky. Oh, I want to be more like Him and do His blessed command. For I want to be ready to meet Him in the glory land. You may talk about your riches, your diamonds and your pearls. You may gain the wealth for ages of this and all the worlds. But the Savior is more precious, with Him I'll take my stand. For I want to be ready to meet Him in the glory land. I want to be ready to meet Him by and by. I want to be ready to meet Him in the sky. Oh, I want to be more like Him and do His blessed command. For I want to be ready to meet Him in the glory land. There is one thing I can boast of, salvation from the fall. I'm an heir to wealth and glory. My Father owns it all. That is why I'm shouting happy and go at His command. For I want to be ready to meet Him in the glory land. I want to be ready to meet Him by and by. I want to be ready to meet Him in the sky. Oh, I want to be more like Him and do His blessed command. For I want to be ready to meet Him in the glory land. I want to be ready to meet Him by and by. I want to be ready to meet Him in the sky. Oh, I want to be more like Him and do His blessed command. For I want to be ready to meet Him in the glory land. So, tingnan po natin ang mga bumati po sa atin o mayroong mga, maaaring may mga tanong, ha?
sa Olgiano Campo. Good evening po. Joel Hilario, na ibang garabi, kanta kayo amin, kakapsat. June Bautista, Salamat Petang. Baka Malaysian po yan. Ha? Marjorie Simalnap de la Cruz. Good evening, everyone. Ruford, gandang gabi po. Rudy Yap Jr., good evening po. Leonita Ronisa, na ibang garabi, kanta kayo amin, kakapsat. Mayroon po mamati sa atin si Brother John Rogers. Sabi niya, good morning. Brother John, for your information, we're discussing Romans 14 and that it deals with matters of indifference with God and not with matters of doctrine. Para maunumahan lang po ng kapatid ang ating pinag-uusapan. So, mayroon pong tanong dito, si Rufus, hirap big kasi. Kailan po dapat i-apply ang 2 John 9:11 sa isang Kristiyano, sa isang tinatawag na kapatid na gumagawa ng mga bagay na labag sa aral ng Panginoong Yesus? Actually, wala namang sinabi sa 2 John 9:11 kung kailan mo gagawin sinasabi doon. Actually, immediately, kung titignan mo eh. Kung may dumating sa inyong kanya, hindi dalang aral na ito, huwag niyo siyang tanggapin kanya. O batiin man. Kung ang bumabati sa kanya ay masasama sa kanya masamang kamay. In other words, kung ito yung confirmed na yung turo niya ay mali, it's confirmed beyond reasonable doubt, ito yung tinuturo niya, ito yung ginagawa niya, ay immediate po yan. Si Apostle Peter, tsaka si Apostle Paul. Kailan pinagsabihin ni Apostle Paul si Apostle Peter? Immediately, nung siya nagkamali, di ba? Misa mayroon tayong patience, we need patience. Totoo yun. Pero tandaan po natin, we should not abuse patience. Baka naman kailangan na nating pagsabihin ng isang kapatid na nagtuturo ka na maling harap, hindi mo ginagawa because of in the name of patience, baka naman nagkakasala tayo. Alam ko naman tayong kapatid na yun sa paraan naghihintay, pinaira mo yung patience mo. Kung ito yung matter of doctrine, ito yung mahalaga, immediately yan. Sabihin mo sa kanya, Brad, nagtuturo ka na maling harap. At sabihin mo kung bakit. Sabihin mo kung bakit. Bakit ka nagtuturo ng maling aral? Anong dahilan? Saan naman babasa sa Biblia? Yun po ang kaparaanan ng pag-uusap sa mga pagkakaiba sa larangan ng pananampalataya o matters of doctrine. Tanongin mo, ano ba ang batayan mo sa Biblia? Meron ba tayong mababasa sa Biblia? Eh, naman lang yung dati mong tanongin. Ano ba naman ang batay mo sa Biblia sa ganito bagay na yung tinuturo, ginagawa? Gusto ko malaman ka mo kasi sa akin pa rin yung mali yan. Yan yung kasalanan sa harapan ng Diyos. So, immediately yan kasi paano kung namatay yung kapatid? Gano'n kung preacher ang kausap mo? Preacher yun eh. Ang preacher at ang isang ordinaryong kapatid, they are different worlds. Ang preacher, matagal na nagtuturo yan eh. Alam niya ang salita ng Diyos. Paano yung kapatid, yung exercise patience, lalo kung siya bago pa lang sa pananampalataya. Eh, yung preacher, hindi siya bago sa pananampalataya, matagal na yan sa pananampalataya. At if he's teaching error publicly, he should be rebuked. At tulad, similar to what Paul did to Apostle Peter, di ba? Dito po sa tanong, paano po ba natin pairalin ang church autonomy? At kailan po hindi dapat ito maaaring pairalin? Ang church autonomy, ito ang ibig sabihin. Every local church is autonomous in the sense that it rules itself. It governs itself. Not by its own laws, but according to the law of Christ. Yun ang autonomy. Ngayon, in matters of question, if a local church is teaching a wrong doctrine or practicing something that is unscriptural, can it use the excuse of autonomy so that we will not be able to correct that congregation? No. Pagka nakita natin, did Apostle Paul violated autonomy when he wrote 1 Corinthians to correct the mistakes of brethren Corinth? Hindi naman. He didn't.
it did not violate church autonomy. In fact, he honored church autonomy. This is 1 Corinthians chapter 16. Basahin natin. Ito ang mababasa natin. When Paul corrected the mistakes being done by the church at Corinth, he did not violate church autonomy. But he honored their autonomy. So 1 Corinthians 16, verse 1 to 4. Now concerning the collection for the saints, as I have given orders to the churches of Galatia, so you must do also. On the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collections when I come. And when I come, whomever you approve by your letters, I will send to bear your gift to Jerusalem. Whoever you approve by your letters, that's honoring their autonomy to choose whoever is their messenger. Hindi nakilam. Paul did not interfere whom the messenger will be. Hindi siya nakilam doon. Bahala yung church at Corinth. So huwag natin gaming dahilan yung church autonomy para huwag lang tayo mapagsabihan ng isang kapatid na nagmamalasakit sa mga bagay na nakikita niya may pagkakamali. Hindi naman nakikilam yung kapatid. Sinasabi lang niya. Kaya kung ayaw makinig, bahala ka. Pero sinasabi lang niya. That's his responsibility. Kasi pagkatang mga mangaral, sila po ay watchmen. Sila ay watchmen. Sila po ay tagapagbantay ng ebanghelyo. Tandaan natin yan. They are watchmen of God today. Yung mga preachers. In the Old Testament, Ezekiel, sinasabi, ginawa siyang watchman ng Diyos, di ba? Sinabi, ginawa siya. Ano sabi ng Diyos kay Ezekiel? Bilang isang tagapagbantay ng Diyos. Ano sabi niya? Ito, magbasahin natin. Ito po sa Ezekiel chapter 3, verse 16 to verse 19. Now it came to pass at the end of 7 days that the word of the Lord came to me saying, Son of man, meaning man, I have made you a watchman for the house of Israel. Therefore, hear a word from my mouth and give them warning from me. When I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked way to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. Yet if you warn the wicked, and he does not turn from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but you have delivered your soul. Yun ang makikita na, at may obligasyon ka, na pagsabihan ng isang kapatid na nagkakamali. Dahil pag naman tayo, hindi mo siya pinagsabihan, meron kang sasagutin sa Diyos. Yun ang sabi ng Diyos kay Ezekiel. Dito po sa Ezekiel chapter 33, verse 7, So you, son of man, I have made you watchman for the house of Israel. Therefore you shall hear a word from my mouth and warn them for me. Now what if the watchman will be silent? It will allow the wicked enemy to do his work. Dito po sa Isaiah 56 verse 9, verse 10, hanggang verse 11. All you beasts of the field come to devour. All you beasts in the forest, its watchmen are blind. They are all ignorant. They are all dumb dogs. They cannot bark, sleeping, lying down, loving to slumber. Yes, they are greedy dogs, which never have enough. And they are shepherds who cannot understand. They all look to their own way, everyone for his own gain from his own territory. So, mas mahirap yan. Mga preacher tayo po ay tagapagbantay ng para ng ebanghelyo. Tulad na sabi ni Pablo kay Timoteo, di ba? Sabi niya, bantayin mo ang lahat ng pinagkatiwala sa iyo, sabi ni Pablo kay Timothy. Basahin natin, ha? Alam ko sa 1 Timothy po yan, chapter 6. Yan ang sabi ni Apostle Paul. Basahin natin. Dito sa verse 20, O Timothy, guard the deposit entrusted to you. So in other words, tayo po yung tagapagbantay. Kailangan natin gawin.
So, meaning misapplication of church autonomy will resort to erring from the doctrine of Christ. Oh, lumalabag kaya when you misuse the blanket of church autonomy just to protect yourself from being examined of your false doctrine. Misapplication po yan. Ginagamit na sa maling paraan yung church autonomy. Hindi naman nakikialam yung kapatid pagka sinasabihan tayo. Hindi naman nakikialam yan. Nagmamalasakit lang. Kaya lang, misan, parang pag nagmamalasakit kayo pang masama, yun ang problema doon. Wala po na tayong tanong. Wala na rin pong mababati. So, sa Friday, when will we in terms of fellowship, when will we end our fellowship with brethren who are either preaching false doctrine or practicing sin? Kailan natin tatapusin ang ating fellowship? Yun ang ating pag-aaralan sa Friday. May kaunayan pa rin sa Romans 14 yan. Kasi Romans 14, ano yan, misuse of Romans 14 when it is applied to matters of doctrine. So, kailan natin puputulin ang ating ugnayan sa mga kapatid o churches na that teach error or practice sin. Yun po ang ating pag-aaralan. Maraming salamat po, mga kapatid. Sana po ang mga ngayon pag-aaral, huwag nating ilagay sa maling perspective. Ano po? We need to study. Kailangan tayo mag-aaral para makita natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Huwag tayong sinasabi ni Isaias na they are blind, they are dumb dogs. Their shepherds are blind, they are ignorant. Paano tayo lalaban sa kaaway if you are ignorant? If you are dumb dogs, they do not know how to bark. Ito yung aso, talagang tumatahol niya pag may dumarating na kaaway na isang bahay na hindi kabilang sa bahay. Eh, talagang katahol yan. Misa kaagating ka pa nga yan. Eh. Dapat ganun ang mga aral. Tatahol tayo at lalaban tayo sa maling aral. So ito po ang ating pag-aaral. Tayo po yung manalangin. Amang banal, salamat po sa lahat ng mga bagay na inyong binibigay sa amin. Sa aming mga lahat ng aming mga pangangailangan, maging ito'y sa spiritual o sa physical o Diyos, kami po ay kinikilala po namin na may buong pagpapasalamat. Ama, salamat po sa inyong mga salita, sa siyang mga ilaw sa aming mga paa, tilawan sa aming mga landas, upang kami po ay huwag maligaw ng inyong kaaway na gusto kaming iligaw para mailayo kami sa inyo, Diyos. Tulungan niyo kami na may malinaw at tamang pagkaunawa sa inyong mga salita. At yung maituro namin sa ganun ding paraan, sa isang malinaw na paraan, upang maunawaan po ng mga nakikinig at gawin nila ang inyong kalooban ng Diyos. Sana po ilagak niyo sa mga puso ang malinis na puso na walang anumang bahid ng kasamaan o Diyos. Upang kami po ay maging karapat-dapat na inyong tawaging mga anak. Tawarin po niyo kami sa mga pagkakasala. Hindi na dalayan din po namin ang mga namamahala sa aming pamahalaan na sana ibigyan sila ng mabuting kaisipan upang ipagtanggol ang bansa laban sa mga kaaway. At gawin po nilang mapayapa ang aming bansa upang kami namang iyong mga anak ay mamuhay sa buong kapayapaan at katiwasayan na naglilingkod sa inyong Diyos. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala. At dinadalangin namin lahat ng mga kapatid na nasa balik ng karamdaman. Kami po yung nagtitiwala sa inyong karunungan na sila inyong pagalingin o gawin ng makabuti para sa kanila. Ama, sana po ay kami po sa aming pagsusumikap ay maging katanggap-tanggap sa inyo. At ang mga bagay tayo manginingin sa dakilang pangalan sa Kristo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Ingat po tayo. God bless. Take care.